Ganyan yung message dito. At ang isa talaga, pinakabuod, tayo po ay conscious palagi, aware, na ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang ayaw ng Panginoon. Diyan tayo maghasa everyday. Hasa. Yan ang preparation talaga eh. Yan po ang magdadala sa atin para pagdating ng Panginoon, maging handa tayo. Kaya kung wala po ang puso natin dito at isip, malamang po na hindi tayo makasama sa pagdating niya. So, sabi ko nga, ang bagyo pinaghahandaan, pero ang pagdating ng Panginoon, hindi. Imaginin po ninyo, ang nire-require niya para siya makaharap. Yung church, tayo po yan. Yung mga believers of Jesus Christ. Yung church, eh, ang sabi niya, without wrinkle, without spot, without blemish, holy dapat. Sa makatuwid, ang makakaharap lang sa kanya ay yung handa at nadatnan niya na banal or holy. Well, paunan na niyang sinabi yan sa verse 26, kaya binasa ko po yan eh. Sabi ng Panginoon, parang ginawa na niya at inihandog ang sakripisyo sa cross ng buhay niya. And then, andyan yung word of God. Pinrovide na rin po niya. Bakit po? Ang sabi sa verse 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. So bakit kailangan holy? Yan ang sabi po sa verse 27, to present her, tayo daw po, to present her to himself, meaning kay Jesus. Remember, holy po ang Panginoon. Hindi makakaharap sa kanya face to face ang bride na hindi po holy. Kaya ang sabi nga, to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Hindi po ito biro-biro. Ang sabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. Alam niyo po ba saan ang galing yan? Kinote pa yan sa Old Testament. Old Testament pa. Ezekiel 11:44. And then, pinatunayan niya na totoo yan. Inulit po yan ni Peter. Sa New Testament naman. 1 Peter 1:16. Sabi niya, be holy, sabi ng Panginoon, for I am holy. May iba pa po bang ibig sabihin yung holy ng God? Delikado po pag pinalitan pa natin yan. Magiging safe po tayo kung tatanggapin natin yan as is. Walang puso po ng tao ay napakahirap buuin kasi maraming ang tagasira dito sa mundo. Kaya delikado kung hindi mo pa ito pagtutuunan ng pansin. As in. Yan po yung sinasabi natin, di ba? As in. Dapat talaga pagtuunan ito ng pansin. Hindi yung saan ako kukuha ng pera, kabubuhay ko. Hindi masama yun, pero ang sinasabi ng Panginoon dito, parang pwede mo namang gawin yan at sikasuhin mo yung buhay mo eh. Pero sinasabi ng Lord, hindi mo ako kinakalimutan. Lahat yan itatabi mo pagkailangan kita, tinatawag kita. May ipapagawa ako sa iyo or may pinapagawa ako sa iyo. Ginagawa mo na, huwag mong iiwan. Yan po yung sinasabi niya eh. Huwag mong iiwan yung pinagagawa ko na sa iyo. Kaya po, sabi ko nga, mapalad ang lahat na nakikinig ngayon. Dahil napapaalalahanan po kayo. Kaya sa ngayon po, pakisabi nga po sa sarili ninyo, now na, wala nang ibang time kasi bigla, anytime, darating siya. Meaning, ang Panginoong Jesus. Okay, makinig po kayo mabuti. Noon pong February 9, I received a word from the Lord na kinoconfirm nung sinasabi dyan sa Ephesians 5 na binasa ko.
na ang makakaharap lang po sa Panginoon ay yung blameless, yung holy. Ang sabi niya, the half-hearted cannot be holy. Ang mga hati ang puso sa Diyos ay hindi magiging banal. Paano po yun? Nasabi ko nga. Ang nire-require ng Panginoon para makarating tayo sa langit, makarap tayo sa Kanya face to face, ay holiness. So, ibig sabihin, makinig po kayong mabuti, wala po tayong ibang choice. Kung gusto nating makaharap ang Lord at makarating tayo sa langit, wala tayong ibang choice, kundi tuklasin ang paraan at sundin ito para marating itong holiness. Di po ba? Paraan, meaning yung mga nasa salita ng Diyos, tutuklasin natin lahat ng gusto ng Panginoon, gagawin natin. No delay. Buo ang pagsunod. So, hindi po yan ire-require ng Panginoon, yung holiness na yan, kung hindi po yan magagawa ng tao. And at this point, alam ko pong ang burden of proof ay nasa akin. Pero hindi ko po pwedeng palitan ang pinasasabi ng Panginoon. So, nag-inquire po ako sa Panginoon. Ito po yung unang word na binigay niya as proof na totoo na yung mga half-hearted cannot be holy. So, ito po yung sinabi ng Panginoon. Sa Matthew 22 verses 34 to 40. Nung minsan po na tinatanong siya, meaning si Jesus, ng mga Pariseo at Saduceo na nagpe-persecute sa kanya. Ito po yung mga nag-aral, nagpakadalubhasa sa law. So, tinanong po siya kung ano ang pinaka-greatest na utos sa batas ng Diyos. Dalawa lang po ang sinagot ng Panginoon. Dito sa dalawang utos na ito, nakasalalay po ang lahat ng batas. Matthew 22 verses 37, 38, and 39. Ito na po. Sumagot si Jesus. Ang sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Nakita niyo po yung buo, all your heart, ng buong kaluluwa, all your soul, at ng buong pag-iisip, all your mind. Ibig sabihin, yung buong pagkatao natin. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito. Ito po yung sabi ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin po, kapag nagkasala ka, yung dalawang batas na yan lamang ang nilabag mo. Andiyan na po lahat. For example, nandaya ka, nagsinungaling ka, nag-commit ka ng immorality, nangurap ka, nagnakaw ka, nanlinlang ka, sumasaksi ka sa kasinungalingan, naninira ka, at iba pa, lahat po ng kasalanan. So lahat ng kasalanan na yan at lahat pa ng iba pang kasalanan na mababanggit sa Bible na ginagawa po nyo o ginagawa natin sa kapwa natin ay sa Diyos po natin mismo ginagawa. Bakit po? Kasi siya ang nagbigay ng utos na yan. Utos para sa kanya na dapat sundin. Utos para sa tao na dapat din sundin. Doon sa hindi pagsunod po sa dalawang yan, nagkakaroon, nag-uumpisa ang mga problema. Kasi, hindi po ba
kung mahal mo ang kapwa mo, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, hindi ka magsisinungaling. Kasi parang ginawa mo rin yan sa sarili mo. At hindi lang sa sarili mo, ginawa mo rin yan sa Diyos. Hindi mo rin sisiraan ang kapwa mo, kasi ang sinisira mo ay ang mismo mong sarili. Sinisira mo rin ang pagtingin, ang relationship mo sa Diyos. Kasi ang Diyos o mismo ito na ginagawan mo ng kasalanan. Kaya ang pinakagamot para hindi na tayo magkasala ay ang pinakauna at pinaka-greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Yan po ang sabi sa verse 38. Kaya dyan po dapat nakasentro ang buhay Kristiyano. Alerto ka, hindi ka pwedeng alerto ka lang sa kakainin mo, kailangan mo. No! Ang hindi alam ng tao, kapag sumentro ka doon sa gusto ng Panginoon, dyan pa lang niya idadagdag sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Why? Eh yan po yung will ng God. Inuuna mo yung will niya, yung katuwiran niya. Ganyan po yan ka-importante. Alam niyo po ba na ang tunay na blessing na hindi nawawala kahit sabi ko nga may pandemic at matinding pagsubok ay magpo-flow lamang o manggagaling lamang sa buong puso na, ito maganda ito, non-stop, again, non-stop, sunod ng sunod ng sunod ng sunod sa salita o sa mga batas ng Diyos. Huwag po kayong matakot sa batas ng Diyos. Diyan po kakatas yung lahat ng pangangailangan natin sa pagsunod dyan sa mga batas na yan. Kaya hindi yan iniiwasan. Ang salita ng Diyos hindi iniiwasan. Kaya yan ang sabi ko sa inyo, yung spiritual process tsaka yung practical process. Di po ba? Sobra pong importante yan. Kaya wag na wag mawawala ang salita sa inyo. So ibig sabihin nga po niyan, kung hindi ka naman sunod ng sunod sa Diyos, alam niyo po, hindi talaga mabubuo ang puso niyo sa Diyos. Kaya yan po yung nakita ko na ginawa ng Panginoon na first and greatest commandment